Alam naman natin na hindi mabilang sa sobrang dami ng asteroid sa kalawakan ang nagpapalutang-lutang. Hindi natin napapansin yung iba na tumatama ito sa atin dahil bumabagsak ito sa mga karagatan. Ang huling tumama na meteorite sa atin ay nangyari sa Chelyabinsk, Russia na nakuhanan pa ng video noong 2013. Pero paano kung isang malaking asteroid ang tumama muli sa Earth? Alam naman natin na ito ay isang banta para sa ating mga tao. Kagaya na lang pagkaubos ng dinosaur 68 milyong taon na ang nakakaraan. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, maaari ka bang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Makikita mo sa buwan ang matinding resulta ng pagbagsak ng asteroid. Kaya talaga naman ito ay nakakabahala. Taong 2004 ay may nadiskubre ang mga scientist natin na asteroid na may bigat na 20 million tons. Na may habang 1,100 feet or 335 meters. Kung susukat din ito ay kasing laki ito ng Eiffel Tower. Itong malaking bato ay pinangalan ng Apophis, pinangangambahang banta sa ating mundo. Panoorin maigi ang bidyong ito base sa datos na nakalap magkukros ang ating mundo at ang Apophis sa taong 2029 sa ibabaw ng Atlantic Ocean. Makikita mo din dito sa isa pang video ang pagdaan nito malapit sa ating Earth. Base sa unang obserbasyon ay may 2.7% chance ito tumama sa ating kalupaan at ito ay mangyayari sa taong 2029. Ito ay nakita sa optical and radar telescope gamit ang mga makabagong teknolohiya natin sa mundo. Ang Apophis ay didikit sa layong 19,800 miles o 31,865 kilometro at higit na naman sa pagitan ng Earth at Moon. Base sa kanilang kalkulasyon ay sobrang lapit ito sa mundo na maaring magkaroon ng kolisyon o di kaya magiba ang ikot ng orbit, kaya naman may chance itong direktang tatama sa mundo. Ayon sa Sentry Risk Table, kapag ang Apophis ay tumama sa Earth, meron itong lakas na 1,000 megatons of TNT o 10,000 nuclear weapon. May hahambing natin ito sa mga kaganapan noong unang panahon, kagaya na lang ng meteor crater sa Arizona. At sa Tunguska event noong 1908. Kapag tumama ito ay talaga namang malaking impact sa ating ecosystem. Sa lakas nito at sa pagtama nito sa mataong lugar, tiyak na milyon-milyon ang masasawi. Imagine nyo na lang yung video ng pagsabog na nangyari sa Lebanon ay mas malakas pa ng 10 beses dyan. Ano na lang kaya ang pwede natin gawin upang mapigilan na mangyari ito? Ito na ba ang kinakatakutan nating lahat? Sa pamamagitan ng ating mga teknolohiya ay maaga natin itong nalalaman, kung kaya't may oras pa tayo para maghanda. Kung kaya ang ating mga scientist at mga space agency ay nagtutulungan upang alamin at i-record lahat ng datos para makagawa ng conclusion kung paano ito maiiwasan. Sinasabi ng iba ay gagawa ng isang bagay para ito ay itulak palayo, ang iba naman ay gagamitin ng nuclear weapon para ito ay pasabugin, upang ito ay lumiit at hindi na maging threat sa ating lahat. Mga kataulang, guess ito na ba ang katapusan ng mundo? Comment down below na lang ng ating mga saloobin tungkol sa mangyayari sa 2029.